Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang hating gabi, Boss Alex. Alam ko hating gabi mo na ito i-upload kaya magandang hating gabi sa iyo. Siyempre, pati na rin sa mga tagapakinig ng programa mo. Tinatamad ako magsulat ng istorya patungkol sa mga kababalagan. Kasi di naman po ako magaling magsulat o gumawa ng kwentong naranasan ko. Pero susubukan ko para sa channel na ito. Sa totoo lang, dito kasi ako naging kampante sa programang ito. Nasabayan ko talaga ang paglabas ng channel mo kaya lahat ng kwento ay napakinggan ko na. Sana ay marami pang kwento ang maibabahagi niyo na pawang katotohanan lamang. At sa totoo lang, ayoko talagang makinig ng mga fiction stories. Walang kwenta. Baka dyan pa humina yung channel niyo. Pasensya na po ha sa harsh word. Bueno, umpisaan ko na ang kwento ko at napahaba na yata ang intro ko. Pasensya na talaga. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tarto Dalisay, tubong Eastern Visayas, partikular sa Leyte. Hindi ko na lang po i-detalye ang insaktong lugar bilang pagbibigay respeto. Kung ikukumpara ang tungkol sa katatakutan sa amin at sa Western Visayas ay malayong malayo ang lugar namin na, kumbaga, ang lugar namin ay di ganun kalala tulad sa ibang lugar na naririnig namin na may nabibiktima talaga ang mga aswang na tao. Pero marami na rin ang mga nakainkwentro sa aswang dito sa lugar namin. Marami akong kwento pero sa ngayon ay eto lang muna ang ibabahagi ko dahil fresh pa ito sa isipan ko. Taong 2016 nung nahalal si Pangulong Duterte ay mainit ang usapin patungkol sa giyera kontra droga. Maraming user at masasamang loob ang natakot sa hakbang ng gobyerno sa pagsugpo ng illegal na droga. Isang araw, may umuwing bakla sa tapat ng bahay namin. Hindi familiar ang mukha, baguhan kaya di ko siya kilala. Ngunit tawagin na lang natin siya sa pangalang Vice dahil ito yung laging naririnig kong tawag sa kanya ng mga tambay dito sa amin. Nung tumagal ay nalaman ko at ng iba pang tao dito, nakamag-anak pala ito ng pamilyang nakatira lang rin sa tapat ng bahay namin. Kumalat ang balita na siya pala ay nagtatago dahil kasama daw ito sa isang organisasyon ng sindikato sa Manila na noon ay hinahanting ng mga kasamahan nito dahil daw sa pera. Ilalarawan ko lang po ang taong ito. Matangkad siya, nagpa-enhance ng dibdib kaya ang laki-laki talaga ng dalawang kabukiran sa harap nito. Nasa unang sulyap ay aakalain mo talagang babae siya. Kaya takaw tingin talaga sa mga tambay dito sa amin. Nung nagtayo ito ng tindahan sa harap nila ay biglang dami rin ang mga kalalakihan na tumatambay sa tindahan niya. Kung ano man ang iniisip ninyo ay tama po iyon. Pinipirahan lang nila yung bakla. Minsan, load lang, salt na. Minsan, nagtatagay rin sila kaya maingay talaga. Lumipas ang isang taon. Dahil mabait at palakaibigan naman ng baklang ito ay marami na rin siyang naging kaibigan dito sa barangay namin. Nakakapunta na siya sa mga bahay-bahay at dumadayo pa nga kung saan may fiesta. At dito na, nagumpisa ang pagbabago ng buhay niya. Ayon pa sa kwento, may napuntahan siyang kainan at inuman na dito lang din sa barangay namin gawa ng naging close na nga niya ang mga tao dito. Lingid sa kaalaman ng taong ito na may tanyag na aswang dito mismo sa barangay namin. Isang gabi,
bigla na lamang siyang nilagnat at nagsusuka. Nung una ay iniisip lang ng kapamilya nito na baka dala lang ito ng kalasingan niya. Ngunit gabi-gabi raw na bumabalik ang nararamdamang sakit ng tiyan nito kaya sa ikatlong araw ay pinaospital na nila ito. Ang nakapagtataka lang na wala namang diferensyang nakita sa kanya ang mga doktor kaya inuwi na rin ito after ng isang araw sa ospital. Nung pagka-uwi naman ay nakakaramdam uli ito ng sakit ng tiyan na ayon pa sa kanya ay parang may gumagalaw daw na buhay ang naroon sa loob ng tiyan ito. Lupay-pay at sobrang nanghihina na siya noon kaya napagpasyahan ng kapamilya niya na dalhin ulit ito sa ospital. Ngunit bago pa man sila makalabas ng gate nila ay laking gulat nila na maging ako ay nakita ko rin na may lumapit na manggagamot sa kanya at sinabing huwag daw ito dalhin sa ospital. Kilala ang manggagamot na ito sa lugar namin at asawa siya ng tanyag na aswang. Ang nakapagtataka lang noon ay di naman siya pinatawag pero andun siya nakaabang sa gate nila na tila ba may alam ito sa nangyayari sa tao. Ang ginawa ng manggagamot ay parang kinapkapan niya ang bakla sa tiyan nito na parang may hinahanap siya. Ilang sandali lamang ay may dinakma ito habang aray ng aray naman yung bakla sa sakit ng pagkakahawak ng manggagamot sa tiyan niya. Sinabi ng manggagamot na nahuli ko na at tinanong yung bakla. Ano man patsyon ko ni? Pero mapatay ka man sin eh. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ano, papatayin ko to? Pero ikakamatay mo rin to. Sumagot ang bakla na ayaw patya, ayaw patya. Na ang ibig sabihin po noon ay huwag mong patayin habang namimilipit sa sakit kaya binitawan ito ng manggagamot. Pagkatapos noon ay dinala pa rin sa ospital ang bakla para maturukan ng pampakalma sa sakit ng tiyan. Gaya ng dati, pinauwi rin sila ng doktor dahil wala naman daw po itong sakit. Araw ang lumipas. Nakapagtataka na nakita na lang namin na naging okay na ang bakla. Ngunit sa mga panahong ito ay may kakaiba na siyang ginagawa. Hindi na siya katulad ng dati na aktibo o palakaibigan, lalo na sa mga lalaki. Hindi na rin ito nagbukas ng tindahan niya, kaya wala na yung mga tambay sa harap namin at napapansin ko rin na hindi na talaga lumalabas ng umaga kahit na sa gabi ang baklang ito. Hanggang sa isang araw, nakita siya ng kapitbahay niya na katabing bahay lang rin nila na pinapaliguan niya yung mga bagong sisyo alas 12 ng tanghali. Nawiwerduhan man sila noon ay binaliwala na lang nila ang nakita. Ngunit sa mga sumunod na araw ay isa-isang nauubos ang mga sisyo ayon pa sa katabing bahay na nakakita sa kanya noong pinapaliguan niya ang mga ito. Kaya dahil doon ay naghihinala na sila. Ako naman noon ay nagdala ng tuta na binigay ng katrabaho ko. Puti ito at ang cute talaga kaso ayaw ni nanay na may aso sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa ko ay nilagay ko lang ito sa balkonahe namin. Kinabukasan, wala na yung tuta ko doon. Nakita ko na lang ito sa loob ng gate nila pero di ko na iyon kinuha since ayaw din naman ni nanay ng aso. Nakita uli siya ng kapitbahay niya na pinapaliguan yung tuta ko. Kinabukasan, di ko na nakita yung tuta ko sa bakuran nila. Hindi lang po natapos doon ang kawerdohan ng baklang ito dahil sa sumunod na gabi, ang katabing bahay nila ay may bagong panganak na aso at 5 tuta po ang mga anak nito. Kinagabihan, naririnig ko yung nanay ng tuta na di mapakali sa kakatahol at atras abante ito sa tinatahulan niya. Nung silipin ito ng mayari ay nakita niya ang isang malaking itim na aso habang nilalantakan nito ang isang tuta. Natakot yung mayari noon kaya natulog na lang ito at kinabukasan na niya kinuwento sa amin. Nung napansin ng kapamilya ng bakla ang pagbabago sa kanya ay
Nagdesisyon silang pauwiin ito sa totoo niyang pamilya na taga rito lang din sa Leyte. Sa ngayon po ay di ko na siya nakikita sa lugar namin dito. Ang sabi ng kamag-anak niya na bumalik na raw ito sa Manila at may planong magbakasyon dito pagkatapos ng lockdown. Excited po akong makita siya at makita kung ano ang pinagbago niya o ang mga gagawin niya pag nakabalik siya dito sa barangay namin. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, sir. Susubukan ko uling magsulat ng iba ko pang mga karanasan. Pasensya na kung medyo magulo ang kwento ko. Uulitin ko, first time ko pa pong magsulat. Salamat uli, Tarto Talisay ng Eastern Visayas. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ito po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ng kwentong ito ay babatiin po muna natin yung mga nag-comment nung nakaraan nating update. Binabati ko po sina Raymond Birth Diamante, number 1 ulit daw siya, first comment. Ayan. Kay Dimples Yumi, kay Luna Ray Perez, kay Chikay Kapaspas, ay hindi, Chikay Kapapas. Ayan, pang-apat na comment pa, shoutout sir and thank you. Kay Danville, I miss the stories of you, Boss Alex. Wala kasi akong signal dito sa binabakasyon na namin somewhere in KSA province. Ayan, thank you po, Danville. Kay Chris Chai, magandang gabi sa lahat at sa iyo, Boss. Kay Marjorie Araque, hello po, good evening and thank you. Kay Arts Diaz, hello po Sir Alex. Ito na naman ako, nakikinig sa iyo. Ayan, thank you po. Pa-shoutout na din po. Ayan, thank you Art Diaz. Kay Lanime Bidam, pa-shoutout naman Boss and thank you. Kay Cherylan Paburada, wow, meron naman pakinggan. Kay Rose Ulalia, hindi gid ako mahomesick, pamati sa story mo. Lord bless you. Ayan, thank you Rose Ulalia. Ayan, maraming salamat sa iyo, no? Kay Mac Estrella, Luna Luzada, kay Jennifer Zantua, hello po, pa-shoutout sa asawa ko, si Rolly Murania ng Tunga, Leyte. Ayan, salamat po. God bless. And thank you din. Jennifer Zantua, kay Ariel Lieri, hello po. You make my day naman po kasi narinig ko yung maganda mong boses, Sir Alex. Ayan, thank you po sa iyo. Keep safe listening here in Saudi Arabia po. Ayan, thank you. Ariel Lieri, kay Ging Cordova, kay Hubert Newcon, sabi niya, bahalag na ulahe, nakuha pa jud nako, makasubaybay. Ayan, thank you, Hubert Newcon. Kay Evelyn Garcia, hello Sir Alex, good evening, maganda ang kwento, totoo siguro ang Shokoy at ang aswang na singer. Ayan. So, tungkol naman sa Shokoy, no, may kwento yung lola ko dyan. Pero, unahin na lang muna natin yung mga sender. So, thank you, Evelyn Garcia. Kay Karen Brescia, kapag mag-ilonggo talaga malalambing ang boses at magagaling kumanta. I'm Ilonggo at Bicolana, pinanganak sa Santa Mesa, Manila, but proud to be Filipino, malalambing talaga boses ng Ilonggo. Ayan. Thank you, Karen Brescia. Kay Karina Magfrans, hello po Sir Alex, nice story lagi, nice translation at jokes. Listening here in Dubai, Charina po from Roha City, Capiz. Ayan. At dito po ngayon ako sa Dubai. Shoutout po sa pamilya Francisco of Roa City, Capiz. Ayan. Thank you po sa inyo, Karina Magfrans. Kay Kuya Than, kay Aileen Mirafuente, kay Razil. Ang galing naman ng aswang kumakanta. Ayan. Thank you. Kay Junard Magnifico. Oh, hello, Sir Alex. Good evening. Kay Cleo Figuier. Buti walang Shokoy sa amin kasi nung kabataan ko, dagat ang pangalawa kong tahanan. Ayan. Thank you po, Cleo Figuier. Kay Maria Fumuto. Salamat po sa story. Kumakanta ang aswang. Di masaya. Kasi baka po ikakasal na siya. Ayan, thank you Maria Fumuto. Kay Grace Pitecho, ngilngiga sa aswang, oy, feeling ko lang giharana niya si Baron. Ayan, thank you po. Listening while nagmasa para sa akong siopaw dito sa France. Thanks always Alex. Diri ra good sure nga ma-shoutout ang mga listener. Ayan, thank you Grace Pitecho. Kay Bunsay Chua present, kay September Rose. Thank you, shout out Boss. Anyway, karon rako kadungog na aswang mukanta gani parihagyod ta. Kay Filipina Palsario, kay Jujade Kabansag, kay Mahal Igan, ang lamig ng boses ni Lola. Baka po si Loista siya ng banda. Pre, mahal kita. Tawa match. Ayan. Thank you. Mahal Igan, sabi niya buti pa siya nakapagmahal kita. Ako hanggang mahal lang.
So yan, kay Ron Cabansag, kay Marisa Vincula, kay Sian Kyle Cabansag, kay Gina Zulueta, kay FH, FH, GF, kay Paul Pernicita. Ayan, galing siguro yan sa singing contest. Ayan. Thank you po kay Celso Gascon. Good PM bossing silent listener lang po ako from Carcar City, Cebu. Nakakaalim mga story mo, lagi ko inaabangan. Thank you po. Kay Jigayada Doronila, nagulat ako sa kalabog ng bubong. Ayan, thank you Jigayada Doronila. Kay Ruby Claveras, good evening always. Po, always nakaabang sa kwento mo sir. Ayan, thank you. Kay Jude Evening Star. Talaga po bang may aswang na kumakanta? At bakit every time na andun siya may aswang? So ayan, base sa story ng sender, yung nanay niya nung unang kwento na may aswang ay nagkakasakit. So yung aswang, andyan yan sila kapag may sakit yung tao daw. Yun yung sabi nila. Yung sa pangalawa naman, buntis yung asawa ng kaibigan niya. Kaya ganun, andun sila. So thank you ulit, Evening Star, kay MDY Cruz. Ayan. Hi Sir Alex, silent listener ako with my whole family. We enjoy hearing your everyday stories. Creepy but enjoyable. Part na siya ng aming everyday routine. From San Agustin, more power to your channel and God bless. Ayan. Thank you MDY Cruz, kay Juliet Delgado. Ngayon lang ako nakakarinig ng aswang na kumakanta, kay Jason Morales. Thank you boss. Kay Sally 378. Baka nanay nila yung kinakantahan ng baby. Ayan. Kay Sarceli Yome. So sige paminaw na ko aswang o kulam. Daga na jud dili mo tuo. O kulam kay naabot man kay Tulfo. Dili jud sila mo tuo. Pero bahala sila. Basta ako maminaw ko pirmi diri ni mo idol. Ayan. Thank you Sarceli Yome. Kay Jeffrey Bersabal. Kay Japanese character. Napatawa ako sa kanta. Ayan. Thank you Japanese character. Kay Joris Ivano, kay Aileen Mirafuente. Sir, thank you po talaga sa pagbati. Happy po ako nakikinig sa iyo. Ayan, ganda po ng kwento. Thanks po ulit. God bless always. Thank you. Aileen Mirafuente, kay Darren Weird. Natawa ako sa kanta ni Lola. Pero ang gulo pakinggan. Hehehe. Ayan, thank you Darren Weird. Kay Lord Krat, nice kayo ba? Kay Gerzel May Grijaldo. Salamat sir sa shoutout. Ayan, thank you din po sa inyong lahat. Kay Kula Pepe Ibit. Ayan. Nice boss, kay Helen Ruiz. Late listening from China, hilig ko mamati sa kababalagan noon pa. Ayan. Meron din po akong karanasan ng kababalagan. Ayan, pwede niyo pong i-share dito sa channel natin, madam. May mga link po tayo sa Gmail or sa FB page po natin. Ayan. Thank you kay Aiza Maka. Salamat kayo sa shoutout, boss. Happy kayo akong anak, si Andrea. Thank you daw sa mga nice stories. Ayan. Thank you din po sa inyo dyan. Aiza Makas, kay John Rainiel Zacate, kay Elsie Diacosta. Ayan. Salamat sa shoutout uli, idol. Ayan. Thank you din po sa inyo. Sabi niya, namigid ang boses mo, idol. Nakakatulog kuminsan sa pagkikinig ng kwento mo. More power sa'yo and God bless sa'yo. Ayan. From Singapore. Kay Matrix Mga Sir. Ayan. Sabi niya, isang uri ng gabuna ng aswang na yon, sir. Gumagaya ng himig at nang aakit para lumabas ka ng bahay. Pagtanungin mo siya ng 3 beses, lalabas ang tunay na anyo ng boses niya. Mabuting maging mapaunuri tayo at sa alanganing oras na walang matinong tao, ayan, na magigitara daw sa ganung oras. Maraming salamat po. God bless us all. Ako po si Matrix Selly. Babaylan po ako isang faith healer. Ayan. Thank you po Matrix Selly, mga sir. Ayan. Kay Beverly Ambala, late again pero dami ko pong tawa sa aswang ng haharana. Kay Axel Rose, good evening Sir Idol, ganda mo magsalaysay ng kwento. Ayan, thank you din po sa inyo. Kay James Manlapas, nice story boss. Kay Barameda Arcille, nakakaaliw daw. Kay Riley and Jessamine, nakakawala ng stress makinig sa kwento mo. Nakakatuwa, ayan, thank you po. Kay Imelda Reyes, kahit huli Sir. Pagbukas ko, hanap agad ang inyong new uploads. Ayan, thank you po. Kay Bernadette Fidelino. Hi, good evening po, Sir Alex, sa mga nakikinig sa Southern Mindanao. Medyo nabitin po ako sa kwento, pero sobrang tawa ko lang kasi takot din pala ang loko. Ayan, shout out po kay Nico at Michael. Hep, hep. Oray. Ayan, thank you, Bernadette Fidelino. Kay Zara Prudencio, may aswang pala na nangaharana. Salamat kayo sa kwento, Sir. Kay Jessica G. Cruz. Hello, sir. Thank you sa mga kwento. Nalilibang kami dito sa Shara, UAE. Pakibati yung mga kasama ko dito.
Ulik, Wilma, Annalyn, Ramla, thank you lagi kaming nakikinig. Ayan. Thank you at salamat sa inyong lahat dyan. Mag-ingat kayo lagi. Kay Marigold Bisnar, thank you po ulit sa stories. Wala pong palya sa pagkikinig from Riyadh, Saudi Arabia. God bless po. And thank you din po, Marigold Bisnar. Kay Dennis Panganiban, good evening po sa lahat. Katatapos lang ng work at listening while having dinner. Thanks bro Alex. And thank you din po. Kay King the Watcher, thanks boss Alex sa pagbasa ng ikaduwang story. Ayan, first time ko gid na nabatian na. So ayan, kay Arturo Bakang, kay Lejani Valrim, kay Pau Pau Ejok Salas, kay Jason Pagayon, kay Elmer Vergara, kay Raymond Delmo, good morning, pabati po, Delmo family, salamat po. Ayan, thank you po sa inyo, Raymond Delmo and your family. Kay Maria Fe Divierte, ayan, present daw siya, no? Kay Emmy Pumare, shout out po sir, family Gonzalez, listening here in Hong Kong. Ayan, thank you. And ingat kayo dyan. Kay Nessie Yoshida. Pa-shout out po. God bless. Ayan, thank you. Nessie Yoshida. Kay Bayot ako pero rakista. Natatawa ako sa matanda. Ayan ha. Babar po ako, host. Mukhang bakla lang. Ayan. Ehe, natatawa ako sa sabi mong bossing madam. Ayan, thank you ulit. Bayot ako pero rakista. Kay Annie Aranyo. Ang sirik ay palikpik sa Tagalog. So, yun pala ang ibig sabihin, no? Thank you, Annie Arano. Kay Jasmine Santos, Estrelita Zalazar. Ayan, thank you po. Kay Philip Noel Ramos, kay Ayesha Khan. Ayan. Morning po, sir. New subscriber po ako dito. Ayan. Welcome po, Ayesha Khan, and enjoy sa mga stories po natin. Kay Esther Kalonge. Ayan, tama ba? Nakakatawa naman yung kinanta ng aswang. Baka crush siya ng aswang. Kaya siya hinaharana. Fan niyo po ako, Sir Alex. Sa lahat ng inilahad niyong kwento ay dito po ako natatawa. Ayan. Thank you, Esther Kalonge. Kay Alvin Santiago, kay Jenaline Maghanoy. Keep safe in your family. Ayan. Thank you po, Jenaline Maghanoy. Kay Danilo Padilla. Kay Philibert Costan. Kay June Cortel. Kay Melanie Polinag. Hello po, Sir Alex. Pa-shoutout po, please. God bless. Stay safe all. Ayan. Thank you, Melanie Polinag. Kay Marisa Pilar. Ha? Natawa ako sa iyo, idol. Ayan. Thank you. Kay Jamayama Maghanoy. Jamay Ma Maghanoy pala. Ayan. Thank you, sir. Ayan. Thank you din po. Kay Sweet Lady Centeno. Hello, sir. Ganda pa rin po ng kwento. Salamat po. Kay Sender. Ayan. Thank you po. Kay Miss Neng Shahin Kaloka Boss. Napalakak ako sa tawa. Hindi, joke lang. Ayos kumanta ng aswang, no? Ayan. Thank you. Kay Danilo Padilla. Ito si Danilo, no? May problema yata ito siya. So kung sino man ang makakatulong sa kanya, kasi hinawaan daw siya ng pagkaaswang, sabi niya, ayaw ko naman talagang maging aswang, pero nayanggaw po ako, kuya. So yan, no? Kung may makakatulong sa kanya, kung may mga babaylan dyan, pwede niyong kontakin ito si Danilo Padilla, no? Para matulungan niyo naman to. Kasi marami siyang mga comment sa akin, eh. Nayanggaw daw po siya. Gusto niya na po daw mamatay. So, ang mapapayo ko sa iyo, Danilo Padilla, huwag mong isipin yan, yung magpapakamatay. Kasi sa demonyo po yan. Alam mo ba, kapag ginugusto natin yan, yung kaluluwa natin, hindi na mamatay sa apoy ng impyerno. So yun lang, no? Wala, hindi po kasi ako babaylan, Danilo Padilla. So sana may makatulong sa kanya. So ayan. Kay Dina Dangaw, natatawa ako sa kanta niya. Ayos pala kumanta ang aswang. Ayan, thank you po. Kay Nelsa Amay. Ayan, sirik means palikpik sa Tagalog. Ayan, thank you po. Kay Miss Miami Laurel, kay Mary Asilar. Thanks Sir Alex sa pag-shoutout, more power sa channel. God bless us all. I'm always listening sa channel mo. God bless. Ayan, thank you po. At kay Lori Villaruel, ayan, sabi niya, thank you Southern Mindanao. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Huwag niyong kalimutan ng notification bell para updated po kayo sa mga bago naming update. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga suportang ibinibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.